Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Pagkatapos kumalat sa social media ang lahat ng mga luto claims at issues, ayan na, nakaabot sa Commissioner's Office ang balitang ito. Si Kume naghahanap ng matibay na ebidensya pagkatapos marinig ito. Yung malicious complaint laban sa referee ay baka bunga lang ng mainit na laban. Ang player na sumigaw ng ref lutong-luto ay kasalukuyang inaalam pa dahil alam nyo ba na itinanggi ni Reynel Hugnatan na siya yung sumigaw at yung BBA hindi rin naniwala sa akusasyon ng mga online viewers. So ibig sabihin, kung mali ang tinutukoy ng mga online viewers, edi sila pa ba ngayon ang sinungaling? Ang sigaw ay narinig mismo sa national television at naging mainit na topic ito sa mga PBA's websites. Pero mismo si Kume hindi naniwala sa bintang ng viewers kasi mahirap daw tumukoy ng players sa ngayon. Mas maniniwala daw siya sa referees, table officials, PBA staff at sa video crew. Magkakaroon sila lahat ng meeting or pagpupulong at susubukan nilang pakinggan ng paulit-ulit yung video kung may nakarecord ng audio. Halos lahat nga ng spectators, si Reynel Hugnatan ang itinuro. Bali nasabi nila ito dahil dun sa foul na nakuha niya na dapat daw walang foul. Dahil hindi siya sangayon sa referee, kaya niya nasabi yon. Sa statement ni Reynel Hugnatan mula sa Inquirer, ayon pa sa kanya, ayos lang daw na mapagbintangan siya kasi alam daw niya kung ano ang totoo. Hindi naman daw niya masisisi ang viewers kasi doon lang daw sila nakabase. Kung ano ang kanilang napanood pagkatapos ng laban, alam na daw niya agad na siya talaga yung pagbibintangan ng mga tao. Pero ayon sa kanya, hindi daw siya nababagabag ng dahilang sa bintang. Ang nangyari, nagkataon lang daw na siya yung naifocus sa video at nagre-reklamo sa maling tawag pero wala daw siyang ibang sinabi. Parang imposible daw na magsasabi siya nun. Kaya hindi daw siya matitinag kasi ang lahat ng paratang sa kanya ay hindi naman daw totoo. Ito naman si Kume ang sabi, dapat wag daw ituro kay Reynel Hugnatan kasi hindi pa sigurado kung siya talaga. Pero kung yung boses daw ay gaya kay Tim Cone or Norman Black, yan madali daw tukuyin. Kaya ang PBA ngayon ay nag-iimbestiga pa at naghahanap ng ebidensya sa taong pwede nila mapagkunan. Ayon sa iba, sinungaling daw si Reynel. Pero tanong ko lang po, sa palagay mo, nagsisinungaling ba si Reynel kaugnay sa issue? O nagkamali ba ng tukoy ang mga online viewers? I-comment lang po yan sa baba. Samantala, punta naman po tayo dito sa ating ikalawang update, ang tungkol sa pagre-reunite ng former San Sebastian Stars Calvin Abueva at Ronald Pascual. Ayon kay Calvin, na-miss daw niya si Pascual at sa pag-uusap nilang yon, hindi niya dinetalye ang lahat. Sa pinatubo trio, si Pascual lang hindi nabiyaan ng mahaba-habang career. Noong 2018 kasi, hindi na nirenew ang kontrata niya at walang gustong kumuha. Ayon nga sa kanyang kapatid, si Ronald Pascual ay sobrang depressed. Pero nung nagsimulang bumisita yung ibang kakilala niya sa PBA, unti-unting nanumbalik ang sigla ni Ronald. Tapos, umuwi na rin siya ng Pampanga para makasama ang pamilya niya. Pero bago siya umuwi, binisita rin siya ni Michael Miranda, ang kanyang former teammate sa San Sebastian. Si Ronald Pascual ay magkakaroon na ng panibagong career dahil ang Alaska Aces handang tulungan siya. Pero hindi lang po Alaska ang gustong tulungan siya, kundi si Coach Topex din. At ang Phoenix handang tulungan din si Ronald. Sana naman makuha siya ng Phoenix kasi baka may alam si Calvin. Yung nagkausap sila ni Ronald, may mga bagay silang hindi sinasabi. Ibig sabihin, silang dalawa may sikretong tinatago. Baka ito na yun. Hindi lang muna isinapubliko. Pero sana nga no, sa Phoenix siya mapunta. Malay mo, yung sikretong yun tungkol pala sa fresh start niyo sa Phoenix. Ang daming humahanga kay Ronald Pascual noon. Napakatalas na gwardya. Ayon sa kanya, anytime ready siya kung may kumuha. Si Pascual, pwede pa yan. Alam ko naman na gagawin niyang lahat para makapagpakitang gilas para at least maganda ang retirement niya. So para po sa mga PBA latest updates, tutok lang dito sa aking channel. This, Sports Desk Media, stay tuned para sa inyong shout. Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Andux TV, Rodel Gonzaga from Iloilo, Sarge TV, Memong TV,
Alan Ray de los Reyes, Lian Carlo Aquino, Rain Alec from Oriental Mindoro, Matthew Guevara, Rafi Paulines, Lawrence Gariando, Jimuel Alinsunurin, Rodelio Gomez and Family, Brian Sigala, Giovanni Lucas, Renmart Bencito, Mr. Junior Spy TV, Janelle Guevara, Jerry Gomez, Masha Male at kay Yola Brent. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa inyong lahat.